Higit 24 na milyong estudyante balik eskwela na simula sa Lunes. Department of Education, tiniyak namang handa na para sa ipatutupad na blended learning. Pagkakaloob ng tulong pinansyal o food packs sa mga sanggol at nutritionally at risk na mga nagdadalang tao, inaprubahan na ng pamahalaan. Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, tiniyak na matatapos ang deliberasyon sa 2021 proposed national budget bago mag-session break ang Kongreso sa gitna ng issue sa House Speakership. Pagpapataw ng service fee sa online transactions sa mga bangko at mobile payment systems sa gitna ng pandemya, ipinasususpinde ng ilang senador. U.S. President Donald Trump at asawa nitong si Melania nagpositibo sa COVID-19. Pilipinas nasa pang-20 pwesto na sa listahan ng mga bansa sa mundo na may pinakamaraming kaso ng coronavirus disease infections batay sa ulat ng Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. DOH nanindigan namang nakakaagapay ang health system ng bansa sa pagtugon sa pandemya. We might be in the top 20 among all of the countries in the world with the number of cases, but when we look at our health system capacity, it has improved tremendously, no? Ang nakita natin noon na talagang hirap na hirap tayo, no? Just to accommodate patients dito sa ating mga ospital, umabot tayo dun sa time na talagang kailangan na nag-aantay ang mga pasyente sa labas ng ospital, hindi nakakarating sa ospital. So it is not really just the numbers. We have to look at the other variables. We have to focus on the active cases and not the cumulative number of cases. So whatever would be this ranking across the globe, this is because of the totality of the number of cases. But when we look at the number of active cases, our recovery rate, our case fatality rate, and looking at our health system capacity, we can see that we have improved, and sa tingin natin, nakakaagapay tayo dito sa ating response for COVID-19.